Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong weekly reading for August 6 to 12. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo rito, welcome po. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. And paalala lang po, general reading ito, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. At kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin po ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs. Dahil baka nandoon ang mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin po ninyong i-claim lahat ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Sulat nyo po yan sa comment section sa baba po ng video if you would like to. Thank you. Okay, so we have stepping into power and you are strong beyond measure. Ayan, so talagang marirealize ninyo ngayon, Gemini, no? Na you are powerful, no? You are powerful. Kasi maaring before, no? You have given your power to other people, no? Ibang tao ang nagdidikta ng gagawin ninyo, nagde-decision para sa sarili ninyo, pinapatakbo ng ibang tao ang buhay ninyo, Gemini. So, maaaring ganun ang ganap ng iba sa inyo in the past. Pero ngayon, ano, you are realizing that you have that power within you at kaya ninyong panindigan ang inyong sarili. Kaya ngayon, you are reclaiming your personal power, no? You are reclaiming your personal power. At kayo na ngayon na magiging boss na sarili ninyo, no? You are going to be the captain of your own ship. Ika nga, Gemini. So this is really beautiful. This is victory for you, no? This is victory. And Gemini, pasensya na po kayo kung may naririnig kayong pukpuk, no? Kasi merong construction dito sa tabi namin at ang aga-aga pa, you know, 6 a.m. pa lang, eto na, may nagtatrabaho na. We have wise leader, ayan, you are a beacon for others, Gemini, napakaganda. You are, you know, ang iba sa inyo dito, Gemini, maybe you will be promoted to a leadership role, no? Because, you know what, nilalagay ka dyan sa position na yan. Because you have that potential, you have that capacity, and capabilities to be a good leader. Kaya nandyan ka, no? You are, ano, you are going to be the guiding light of many people, inspiration to others. You know, ikaw yung maggagabay, no? Ikaw yung magdadala, ika nga, ng ano ninyo, ng departamento ninyo, ng kumpanya ninyo, yung mga ganon. So, meron kang kakayahan, no? Meron kang kakayahan na nakikita ng mga boss mo. Kaya, nilalagay ka din sa ganyang posisyon. So, congrats. So, what else for Gemini? We have great adventure. Take a risk. Venture forward. Feels like to me na wala ka na ngayong uurungan, you know, Gemini? Dahil na-realize mo na na you are very strong beyond measure. Na-realize mo na na you are, ano, you are strong, you are capable, you know? Kaya ngayon na ikaw na ang magde-decision para sa sarili mo, na na-realize mo na na matapang ka, matatag ka, may kakayanan ka. Kaya, you are ready to take risk. You are ready to venture forward sa buhay ninyo, no? Itatry mo na ngayon ang mga bagay na hindi pa ninyo natatry. Gagawin nyo na ngayon yung mga bagay na hindi nyo pa nagagawa noon because maybe you were restricted talaga, no? Ng ibang tao. Kaya ngayon, you are free to be you, Gemini, no? Kaya, kahit ano pa yan na gusto mong gawin, no? Magte-take risk ka man, you're going out of your comfort zone, or kahit ano pa yan, no? Talagang you are going to do it. We have synchronicity. Thank you, angels. I trust your well-timed guidance and signs. Napakaganda, no? Kasi you are divinely guided. Parang yung spirit realm, yung Panginoon, yung angels and your spirit guides are celebrating, no? With you. Dahil, ano to eh, tagumpay mo to eh. Yung pag-reclaim mo sa iyong personal power, no? Tagumpay mo to. Kaya parang they are celebrating with you. And they are sending you signs and synchronicities dito to guide you, diba?
sa mga gusto ninyong gawin from here on. So that is really beautiful. So pay attention to those synchronicities, no? At malalaman nyo din yun eh. Kung ang mga signs and synchronicities na nakikita ninyo is yours, is a message for you. Kasi makakaramdam kayo ng kakaiba sa katawan ninyo, no? At sa maiisip din ninyo yan na yung nakita ninyong sign that is for you. So what else? We have signs from heaven. Wow, Gemini. Thank you, heaven, for sending me reminders of your presence. Ayan. Si Gemini, talagang napaka-blessed mo talaga. Dahil, tingnan mo, talagang hindi ka pinapabayaan ng divine universe at ng mga angels mo and spirit guides. So, they are sending you signs and synchronicities. See, that is guidance for you. No, that is gabay. No? Kahit siguro hindi ka nagdadasal na gabayan ka sa mga gagawin mo, you are being sent pa rin, no, ng divine guidance. It's because, you know, hindi ka nila pinapabayaan. Because, as I've said earlier, they are celebrating with you. No? Natutuwa sila na nagpapakatotoo ka. Natutuwa sila na you are accepting yourself for who you are and what you are and what you're capable of doing na ngayon. Yung ini-embrace mo na yung buo mong pagkatao na pinaninindigan mo na ngayon ang iyong sarili, no? Kaya sinusuportahan ka ngayon. Kung ano yung naiisip mong gawin, kung ano yung mga balak mong gawin sa buhay, they are sending you guidance, no? Because they want you to be on the right path, no? Gemini, so what else? We have speak your truth. Ito na, Archangel Gabriel. Thank you, Gabriel, for helping me to speak with integrity. Speak your truth. No, Gemini, ito yung napakamahalagang reminder mo na kung ano talaga yun nasa isip mo, kung ano nasa kalooban mo, yun ang sabihin mo, no? Yun ang ipahayag mo sa mga tao, yun ang iparinig mo sa mga tao, okay? So, this is you talaga na ini-embrace mo na yung kung sino ka, no? That is really beautiful. So, tingnan natin kung anong pa ang ganap for you. We have Queen of Wands, creativity. Ayan. So, you're really going for it. No, kung ano man yung gusto mong gawin ngayon, you're really going for it. You are not going to allow anything or anyone to get in your way this time, Gemini. Ganun ka ngayon, kadesidido, kadeterminado, ganun ka ngayon, kadecisive of what you want to do sa buhay ninyo, no? Talagang you're going to capitalize on your creativity. Maaring bumubuhos ngayon ng creative ideas ang isip ninyo. Ang dami ninyong naiisip na gustong gawin ngayon, no? Dahil nga na-deprive siguro kayo in the past, no? Ng mga gusto ninyong gawin para sa sarili ninyo. Kaya ngayon, yung para nag-uunahan yung mga ideya ninyo, no? Na lumabas dyan sa isip ninyo. Kaya, it feels like to me that you really need to listen to the divine guidance. So, makinig ka doon sa mga intuitive messages na dumadating sa iyo, Gemini, no? So that you would know what is the best thing to do first, no? Kung ano yung ipaprioritize ninyo. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have Five of Cups, sadness, no? For some of you, nakakaramdam pa rin kayo ng sadness at some point. Kasi siguro, maraming opportunities na ang lumampas, no? Sa inyo. Marami na ang nakalampas na opportunities sa inyo. It's because nga, siguro, hindi talaga kayo nakakapag-desisyon para sa sarili ninyo before. Kaya kahit gustong-gusto mong take advantage ang kung anumang opportunity na lumapit sa you before, hindi mo magawa dahil you're being restricted, no? You are powerless, no? Yun siguro ang nararamdaman ninyo before. But now, you know, paminsan siguro as you go along dito sa journey, sa bagong buhay ninyo, no, nakikita ninyo na sana, di ba, yung parang naiisip ninyo na sana noon ko pa to ginawa, yung gano'n, no? Kaya medyo may regret or may sadness. But, you know, ngayon, you have all the time na, you have the liberty now to take advantage of every possibility, of every opportunity na kakatok sa buhay ninyo ngayon dahil malaya ka na, 'di ba? The power to change your life
is in your hands na ngayon, 'di ba? Kaya take advantage of that. Nandito na sa inyong mga kamay ngayon ang liberty, you know, to reshape your life the way you want it na ngayon, na malaya ka na gawin ang mga gusto mong gawin. So we have the Knight of Cups, and so this is really beautiful, no? Because this is something na talagang parang mga bagay na marirealize mo this time about yourself, no? Ano yung purpose mo? Ano yung true meaning ng yung existence? Yung mga ganon. So ngayon, lahat ng yan, ano, maaring dumating sa iyong kamalayan, sa iyong isipan sa ngayon, no? Na iyan ang mga bagay siguro na hindi mo man lang naisip before, dahil nga ibang tao ang nagdidikta ng buhay ninyo. But ngayon, you know, you are getting closer to your higher consciousness. You're getting closer to God. You're getting closer to yourself, no? Yung parang ngayon, ikaw na to, no? Talagang you are embracing yourself, no? Fully. Kaya napakaganda lang. So, Gemini, kuha tayo ng final message ninyo dito sa trinket. We have the Owl, ayan. So this is about change, this is about transformation, no? Intuition. Kaya pakinggan talaga ninyo, no, ang inyong intuition. Pakinggan ninyo ang mga downloads, no, na dumadating sa buhay ninyo, Gemini, because that is going to be your guiding light. Kung ano mga gagawin ninyong sunod para sa buhay ninyo, okay? So change is upcoming dito, no? Maraming pagbabago ang mangyayari dito sa buhay ninyo, lalo na ngayon na nasa inyong mga kamay na ang kapangyarihan over yourself. So Gemini, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.